Sa maraming paraan na gaya ng simula ng talakayan ni Dinky, yung halalan sa 2010 ay bubugbog talaga sa inyong kinabukasan. Yung mga pasya na gagawin ninyo at partikular, yung mga leader na pipiliin, hindi lamang sa pambansa, ngunit hanggang sa lokal, ay talagang magiging matimbang sa kung anong hugis magkakaroon yung inyong at ating lahat na kinabukasan. Kaya lagi ko nga sinasabi na yung pagboto, at sana lahat ng mga eligible na bumoto sa darating na taon ay magrehistro na. Ang pagrehistro po ng mga bagong botante ay hanggang katapusan ng buwan ng Oktubre, sa 31 ng Oktubre, at kapag rehistrado na sana nga ay bumoto sa darating na Mayo. Yung pagboto niyan ay hindi lamang isa sa mga karapatang pantao, hindi lamang nabibilang sa civil and political rights. Pero palagay ko po bilang kapamamamayan ninyo, isa rin personal na pagtatayaan ninyo. Yung pagboto, yung paglahok sa halalan, yung paglahok sa iba't ibang proseso pampolitika at mga mas malalawang pa at malalalim ang proseso pag-ekonomiya at panlipunan, yan po ay alay natin higit sa lahat kay inang bayan na aming iniibig at yan din ay isang alay natin sa ating mga sarili. Lalo na po kayo na mga kabataan Pilipino, alay din nyo yan sa inyong mga personal na kalagayan sa buhay. Kung ngayon, ang hamon talaga ay tiyakin natin magiging kinabukasan ng ating bansa at dahil dyan din nakapaloob at nakapailalim yung personal na kinabukasan ng bawat isa sa inyo. Talaga pong, at ito, matindi ang paniniwala namin dyan sa Attorney Alex sa Register and Vote Group at palagay ko ng lahat ng mga tagapagsalita natin dito sa harap, kaya nyo talagang impluensyahan ang resulta o outcome ng halalan sa 2010. Hindi po ito rhetoric lamang, hindi po ako naglalaro sa mga bilang, mismo yung ating Commission on Elections ay magsasabi na yung mga nakababatang Filipino mula 18 hanggang 35 taong gulang sa susunod na taon ay higit kalahati ng mga botante. Sinasabi po namin ni Attorney Alex, may hanggang 9 milyon mga first-time voters at mga kabataan botante. Kung lahat kayo ay magparehistro at lahat kayo ay bumoto ng matino, imagine ninyo, hindi lang kayo ang swing vote, kayo ang magiging decisive vote talaga mula lokal hanggang pambansa. Hindi ko naman kayo masyadong pinipressure sana, pero sa totoo lang kaming mga nakatatandang mga kapatid o parang magulang na rin ay talagang umaasa sa inyo. Hindi lamang kayo yung pag-asa para sa kinabukasan, pero gaya ng sinasabi ng isa pa namin kasama sa Register and Vote Group, si Dati Commerce Manel Acosta, kayo ang kaya pangang ipagtanggol ang ating bansa ngayon. Kung mayroon ni isang sa maraming leksyon, pero may isang pinakamatinding leksyon na masakit natin natutunan nitong nakaraang 8 taon, ito yung isa na inilarawan kanina ni Dinky na napaka-kongreto. Ito yung ano yung napakasama at masakit na epekto ng masama o maling pamamahala sa ating bansa. Yung kwento po, at hindi pa nga tapos, inaabangan pa ang mga susunod na kabanata. Ang kwento po ni GMA sa Malacanang ay isang parang bangungot na nag-haunt sa atin. May nakakairita po, nakakainsulto. Halimbawa, yung isang pinipisong hapunan samantalang tumakalat ang kaguduman dito sa atin. Yan po ay parang fable na nagtuturo sa atin maging marunong talaga, wise at mapagpasya sa mga desisyon ang ating gagawin mula ngayon hanggang sa kinabukasan. Pero syempre, hindi naman lahat ay nasayang na. Hindi lahat ng pag-asa ay naubos dahil lamang kay GMA. Yung 2010 elections na ay isa na namang ginito ang pagkakataon upang singilin ang accountability ng mga gumawa ng krimen o di kaya ay nagbulan ng lubos sa paglingkod sa kamamayan at pagtupad sa kanilang sinumpaang duty sa
ko. Ito rin ay pagkakataon na wakas na, na talaga ang pagsasakapangyarihan ni GMA. Huwag natin hayaan maging sa bisa ng House Resolution 1109 po na sa binagitibigi. Huwag natin hayaan na manatili pa ng isang araw pa, sabi niya, kahit isang minuto pa si GMA sa Malacanang. O di kaya, huwag din natin hayaan i-resurrect niya ang kanyang sarili bilang congresswoman o di kaya ay member of parliament patungo sa pagiging prime minister. In any case po, kapag nagparehistro siya, nag-file ng certificate of candidacy niya para tumakbo sa kanyang distrito sa Pampanga, handang-handa rin naman ang aming kasama si Professor Robby David na labanan siya doon. At yan po talaga ay magiging David and Gloria na labanan. Sana po yung mga kapampanga dito sa distrito na yun ay bigyan talaga ng matinding konsiderasyon sa mga din kami sa napaka-epic feeble, moral, ethical na batang na iyan kung sakasakali. Para po sa akin at para sa amin sa bayan, ang unang batayan sa pagpili ng leader sa isang taon ay dapat hindi siya patulad ni GMA. Hindi siya galit sa kapangyarihan, hindi siya tiwali, kundi tapat sa paggamit ng pondo pang publiko at may sinasabi ng stocks. Kaya dumoble higit ang kayamanan niya nung nakaraang halos isang dekada. Stocks, e samantalang bumabagsak yung global stock market sa gitna ng krisis. Dapat ang mga susunod na leader ay hindi tiwali at mapagsamantala sa taong bayan. Dapat hindi siya mandaraya o makasarili. Ibig sabihin, ang piliin natin ay hindi si GMA, hindi katulad ni GMA, hindi rin manok ni GMA. Piliin po natin ang mga leader, hindi lang sa pambansa, hanggang sa lokal, na ipanunumbalik ang ating kumpiyansa, ang ating pagtitiwala sa sarili bilang mga Pilipino, bilang mga sambayanan sa Pilipinas, na kaya po natin lutasin ang ating mga matitinding suliranin at kaya natin maghubog ng isang mas makataong kinabukasan para sa ating bansa. Mga leader na kasama natin at mamumuno sa ating maniniwala na tayo mga Pilipino ay kaya natin baguhin ang ating kinabukasan. Piliin po natin yung mga leader na sincero. Maging discerning po tayo, basahin natin, tumagos po ang ating pag-unawa sa mga propaganda, sa mga media packaging. Hindi lang dahil katropa ay okay na. Hindi lang dahil pumapadya ay dapat nang iboto. Hindi lang dahil cool ay yan ay ating susuportahan. Maging critical po tayo, mabaluri, pero at optimistic. Laging may pag-asa. Kaya, mga kababarang kapatid, mga anak, mga kababayan, napakataas po ng hamon na humaharap sa atin sa mga darating na panahon ito. Salamat. Para ako instrumento dito. Meron pang ganito. Salamat po. Kailangan mag-cultivate tayo ng isang klima kung saan ang buong electorate, lapas po sa electorate, ang buong mamamayan ay kaya magpasya ng may karunungan. Gawin po natin ang susunod na halalan, hindi tungkol lamang sa mga personalidad, hindi tungkol sa mga pangako na marami sa karanasan natin ay napapako, kundi gawin darating na halalan ay tungkol sa mga track record, tungkol sa mga platforma, at tungkol sa mga programa. Yung ating inform na mga pagpasya sa 2010 elections, ang pinaka siguro, pinaka wise na investment na magagawa natin para isa-isang mas mabuting kinabukasan. Bilang pangwakas ko, ang nais ko sana iwan sa inyo, hindi lang mensahe, pero hamon at sana isang inspirasyon sa ating lahat. Sa 2010, dapat hindi na trapo ang bida.